Masiglang umaga po sa ating lahat mga kaibigan. Sama sa inyo ang palatuntunang CMN Pilipinas. Napapakinggan live nationwide via satellite at sa mga himpilan ng radyo ng Catholic Media Network sa iba't ibang lalawigan sa ating bansa. Araw po ngayon ng Miyerkules, ikalawang araw sa buwan ng Oktubre. Ako po ang inyong lingkod, si Ariel Ayala. Sa ating mga balita sa araw na ito ng Martes o ng Miyerkules, ang super typhoon na si Julian na nagdala ng malakas sa mga pag-ulan, malawakang pagbaha at pagguho ng lupa sa iba't ibang bahagi ng Northern Luzon ay nakaapekto sa may 77,000 katao ayon sa NDRRMC. Wala pa namang natatanggap na kumpirmadong ulat ng namatay dahil sa bagyong si Julian batay sa data ng NDRRMC. Ang Cagayan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office naman ay nag-ulat na may isa nang lalaking namatay na 25 anyos na kuryente. Nang ito ay nabagsakan ng isang live wire, wala naman sa naputol na kable ng kuryente habang ito ay pauwi sakay ng kanyang motorsiklo sa bayan ng Santa Ana sa Cagayan. Sinabi ng NDRRMC na ang pinakangapektado ang Ilocos Region at mapangalawa ang Cordillera Administrative Region. Samantala, ang super typhoon na si Julian naman ay lalo pang lumakas at nag-ibayo habang nasa karagatan ng Northern Philippines. Magaman ito ay nasa labasan ng Philippine Area of Responsibility, may chance itong muling pumasok ng Philippine Area of Responsibility ayon sa PAGASA. Nasa layo ng 245 kilometers kanluran ng Itbay at Batanes. Taglay na ng bagyong si Julian ng lakas na hangin na 195 kilometers per hour. Malapit sa gitna at may pabugsong umaabotan ng 240 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, gumagalaw ito ng napakabagal sa direksyong pakanluran. May nakataas pa rin nga signal number 1 sa mga lalawigan sa northern part ng Luzon. Bagaman sa araw nito hanggang bukas ng umaga, inaasahan ng bagyong si Julian ay tatama sa bansang Taiwan. Samantala, ang signal number 1 ay nananatili namang nakataas sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Sabi ng PAGASA, ang signal number 1 ay nananatili naman sa 9 na lugar sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region at maging ang Ilocos Region. Partikular sa mga lalawigan ng Batanes sa lugar ng Babuyan Islands, mainland ng Cagayan, Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Ang katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan ay patuloy pa rin iiral sa Batanes at sa Babuyan Islands. Samantala, sa iba pa natin,